Ito po yung experience ko, i-share ko sa inyo kung gaano ba ka-effective na magpalaki, magpataba ng hinaharap. Kaya just stay and keep watching. Hello, ka-concern! Welcome back sa aking channel! So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba lumaki ang boobs, no? So, bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-comment ka na rin sa video na ito. Kung may interesado ka sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-comment down below. Yan na naman ulit, no, si Miss Concern. So, ayun mga ka-concern, pag-usapan natin yan kasi usapang boobs, no? Kasi ngayon, di ba, pag uso ngayon yung ano eh, yung, di ba, yung iba nga, di ba, para lang lumaki yung kanilang dibdib, ginagawa nila is umiinom pa sila ng mga gamot-gamot, ganyan, mga ano pa yan, para lang talaga, di ba, magkakaroon ng pagbabago yung kanilang dibdib. Kasi maganda talaga din sa girl na malaki yung hinaharap, no? Harap yung saktuhan lang, yung hindi sobrang laki, saktuhan lang talaga na tama lang, di ba? Siyempre, bakit ba kailangan natin na lumaki yung ating harap? Para din doon sa mga pagiging partner natin sa buhay, or para doon sa mga yung asawa natin, mga ganun, di ba? Kung meron po kayong napapansin na yung hindi ko alam kung totoo to siya, nakita ko lang talaga siya sa Facebook post. So yun nga po, nakalagay dito, ayon sa DOH, mas mabilis kumapit ang virus, ang coronavirus doon sa mga maliliit ang hinaharap. Natatawa ako dyan sa ano na yan kasi, di ba? Hindi ko alam kung totoo yan. Alam niyo, totoo ba yan? Kung totoo po yan, mag-comment po kayo sa baba kung totoo yan, kung alam niyo na yan. Or kung yung mga, yun nga, kasi may nag-trip lang yan eh. May nag-trip na nag-post niyan. Natatawa lang ako, kaya in-screenshot ko siya para makita niyo rin po ano. So, kailangan natin magpalaki ng ating hinaharap para sa ganon, makaiwas na tayo dyan. So, hindi ko alam kung totoo po yan, ha? Pero hinaharap na rin naman itong pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nabanggit ko na rin siya, di ba? So, ayun mga ka-concern. Kung gusto niyo po talaga, may paraan naman po sa normal way na hindi po tayo magkaroon ng mga side effect, ganyan, na hindi po tayo magkaroon ng mga sakit-sakit. Di ba? Pag di ba kasi pag iba gumiinom ng mga kung ano-ano na lang diyan para lang talagang ay pagbabago sa kanilang hinaharap, para lang lumaki, di ba? Tumaba, ganyan. Pero 'tong pag-usapan natin yan, nakita niyo naman po siguro sa ating content kung paano magpalaki ng hinaharap. Sa akin po kasi natural way lang talaga siya kasi di ba pag naliligo tayo, kagaya ko noon, meron po akong na-upload na video na kung paano magpaputi, di ba? In yun, no, kasi dati talagang maitim ako, itim talaga ako sa sarili ko dati, lalo na yung unang dating ko na Manila. The products na ginagamit ko is regarding talaga sa pampaputi nung time na yon. Tapos lalong-lalo na yung tuhod ko, sobrang itim. So yun, doon sa mga interesado kung paano po magpaputi, hanapin nyo na lang po yung vlog ko regarding dyan. Scroll nyo lang po yung video ko, makikita nyo po. Or ilagay ko na lang po dito sa description box yung link na yun. So yun mga ka-concern, pagpasensyahan nyo na ako medyo may maingay sa paligid natin. Kasi sabi ko nga is hindi sa akin tong paligid, di ba? Matagal ko din ako nag-sacrifice. Sabi ganun. Hindi matagal talaga, sa totoo lang kung paano nga ba magpalaki ng hinaharap. Kasi nung time na yun, kasi ako kasi yung tipong lumalaki lang yung hinaharap ko kapag po ay yung after mga anak, ganyan, no? Kasi isa pa lang po yung anak ko. So pag after ko pong mga anak, doon na po siya umuusbong. So doon po talaga siya lumalaki ng bonggang-bongga, ano? Yung parang basta hanggang umabot po siya ng hanggang halos hanggang dito po yung laki niya. Kasi nga may gatas siya, di ba? Pero pag wala naman po, kung wala po tayong dinadala, or hindi po tayo buntis, or hindi po tayo nanganak, ayun po yun, maliit po yung hinaharap. Ako po yung tipong ganun. Naganap ako ng mga ano, legal ways, ano, kasi may napanood din ako sa Jessica Soho na yun nga daw yung minsan yung iba ng may iniinom, ganyan, tapos may sabon-sabon.
niya, para po siyang glass, ano, napaka, ano niya na sabon. Tapos yung kanyang amoy, maganda po yung kanyang amoy, hindi ka po maiirita sa amoy niya. Tsaka, nagka-pimples po ako dito sa dibdib, pero yun nga po, nawala nga po yung pimples ko dito dahil din po dito, nakakalinis po siya ng dibdib. Siguro nakakaputi na rin, kasi pumuti eh. So, ayun mga ka-concerno, i-flash-flash ko na lang po yung aking picture. Kasi hindi ko po siya totally tinuloy yung pagsusukat. Nagsukat po ako nung time na yun, pero hindi ko po siya tinuloy. Kasi wala nga akong measurement. So, ang ginawa ko po, ini-observe ko na lang po siya talaga. Hindi, di ba yung iba dyan nagsusukat pa sila, ganyan na, ganyan may pagbabago. Pero sa akin po talaga, ito po talaga is, totoo po talaga na, after po ng 2 days po napapansin ko siya nung ginamit ko siya, 2 days ko siyang ginamit hanggang umabot po ng 4 days napapansin ko po talaga siya na meron po siyang improvement na parang lumalaki po siya, no? So, paano ba? Paano ba talaga? Dahil sabon lang yan eh, di ba? Eh, bakit naman yung sabon ng pampaputi, di ba? Nakakaputi. Ito pa kaya, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang improvement, kumbaga. Sabi nga dun sa Jessica Soho, di ba, na meron siyang, hindi siya totally pampalaki, pampataba lang siya. Kung hindi kayo makapaniwala, para sa akin po, pampataba po siya. Kasi una po yung tumaba sa akin is yung dito banda sa may kilikili po. Yung sa ilalim po, yung sa gilid ng kilikili, di ba, kanagtado yung dibdib natin dyan. Yan po yung unang tumaba sa akin. Kasi ang problema ko po kasi talaga dati is, kapag natutulog po ako, or kapag, di ba, pag natutulog tayo, naka-straight tayong ganyan. Tapos pag nanghihiga po akong ganyan, nagiging flat po siya. Ang hirap kasi magpakita sa camera, no? Nagiging flat po siya, pero nga, yung gumamit ako nito, habang tumatagal po, parang yung aking hinaharap po, medyo lumapad yung aking ito. Papakita ko po sa inyo yung sa picture nga lang po, no? So, yan po, medyo yung tinakpan ko na yan, tapos yung pinakagitna po, yung pinakatinatawag nilang utong, ano? Utong. Ang utong kasi sa Ilocano is sitaw, ano? So, yung nipples po na yan, sa gilid po niyan, dati hindi po siya matambok. Pero yung ginamit ko po siya, is nakakatambok po pala siya ng hinaharap. So, ito po yung ginamit ko. Nag-try lang naman ako. Actually, ang bili ko dito is nasa 98 pesos lang. Tapos, meron siyang service charge na 40 pesos. Kasi sa Lazada ko nga po siya binili. Sabi ko nga, itry ko lang siya. Kung effective, order ako ulit, diba? Kaso ang sabi nga din ng iba, pag tinigil mo daw siya, babalik na sa dati yung itsura ng hinaharap natin. So, hindi ko na lang muna siya ititigil, ano? Kasi, hindi ko na muna siya ititigil. Kasi gusto ko pa siyang itry ng matagal man na matagal na matagal. Gusto ko pa siyang ma-feel, ano? Kasi, dati po kasi, pag tumatakbo ako, or yung kahit napatakbo ka lang, hindi ko po maramdaman na lumalaki po yung, hindi ko po naramdaman na yung dito ko, yung parang wala lang. Tapos, yung nakagamit po ako nito, siguro mga 1 week, nagulat po ako na medyo umaalog-alog na po yung part ng aking breast, no? So, yun po yung kagandahan doon. Pampatambok po siya. Hindi po siya totally pampalaki, pero pampatambok po siya ng breast natin. So, di ba, syempre, pag tumambok yung breast natin, andun na yung susunod na yung tumalaki siya. Kasi nga, pinapataba niya yung skin. Hindi ko alam kung yung skin o yung pinakalaman dun sa loob. So, sa akin po, hindi ko siya totally binababad. Saglit ko lang talaga siyang kinagamit. Yung parang normal lang, naliligo ka lang. Tapos, yung kunting himas-himas lang, ganyan. Tapos, ayun na, babanlawan ko na siya. Parang conditioner lang po. Pag naglalagay ako ng conditioner sa buhok, hindi ko po siya masyadong binababad. 1 minute siguro pinakamatagal, babanlawan ko na siya. So, ganun po ako gumamit ng ganito. Pero, syempre, pag nagmamadali ako, di ba, mostly kasi nagmamadali talaga ako pag naliligo. So, ayun nga, mga ka-concern is, yan, ang opinion ko lang dito. Kung meron po sa inyo na gusto rin po na kagaya ko na parang nagiging kawawa na tayo, no, lalo na pangit pa tayo, tapos wala pa tayong dibdib, ano, kasi wala naman pong mawawala. Sabon lang naman po siya. Unlike po kasi pag uminom tayo ng mga capsule dyan, hindi natin alam yan. Hindi tayo sigurado kung safe ba yan. So, para po sa akin, effective siyang pampataba ng dito. Ayun, nanginaharap. So, yun po yung kagandahan doon. Kasi nafe-feel ko na po talaga siya. Meron na po talaga siyang laman sa loob. Lang po mga ka-concerno, sana may naitulong ako sa mga maliliit na hanaharap dyan, at sana naintindihan niyo yung sinasabi ko na
kailangan nyo rin gumamit ng ganitong products para lang talaga mabigyan ng atensyon ng ating hinaharap, no? Ang ating harap, no? Para din naman sa atin yun, eh. Diba? Mahirap naman din sa isang babae na maliit talaga yung harap. Kaya, baka naman hindi tayo babae, bakla tayo. Don't forget to comment down kung ano yung masasabi mo sa products na yun, kung nakagamit ka na rin, epekto sa'yo. So yun, paki-comments po sa baba kasi sa akin po, effective po siya. The following months, gagamitin ko pa rin po siya. Tuloy-tuloy ko lang siya kasi ayoko naman na mabalik siya sa dati. Ano? Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Ayun lang mga concern. Thank you so much for watching. See you in my next video. Huwag nyo kita-kita kits tayo. Stay safe everyone. Bye-bye. Bye-bye.